Hi, TAXMates! Bagong register ba ang business mo sa BIR? Medyo na culture shock ka sa mga kailangan mong i-file na BIR tax returns base sa iyong COR or Certificate of Registration? Well, ang episode na ito ng Tax You Know ay ipapakilala namin ang eBIR at eFPS, ang dalawang application packages kung saan maaari kang makapag-file ng mga BIR returns. Una, ang eBIR offline package. Ito ay maaari mong i-download at i-install sa iyong computer. At makikita ito sa ating website, www.bir.gov.ph. Ang application na ito ay offline sapagkat maaari mong i-file ang iyong mga BIR return kahit hindi ka naka-online. Pero kung kinakailangan mo na itong i-submit, kailangan mo mag-online upang ma-receive ni BIR ang iyong mga Para sa mga successfully submitted na returns, makakatanggap ka ng email confirmation. At kung may babayaran naman, maaari mong i-print ang mga return na ito, ang tatlong kopya, dalhin sa authorized agent bank ng iyong RDO, o gumamit ng mga mobile application gamit ang GCash at Paymaya. Tandaan lamang na kailangan natin i-secure ang mga payment receipts. Sino-sino ba ang mga required na mag-file gamit ang eBIR Forms offline package? Ayon sa RNC 19-2015, sila ang mga accredited tax agents or practitioner, accredited printers, o yung mga business or mixed income earner na no payment return ang kailangang i-file. Pumunta naman tayo sa eFPS. Ito naman ay isang online application at kinakailangan ng internet connection. Maaari mo itong mabuksan gamit ang mga web browser. Ang eFPS ay dapat din na may nakalink na bank account. Sapagkat sa pag-file ng iyong BIR return at may kinailangan kang bayaran, maaari ka nang dumiretso sa pagbabayad gamit ang nakalink na bank account mo. Pero hindi lahat ng taxpayer ay mandated na gumamit ng eFPS. Ayon sa nabanggit kong RNC kanina, ilan sa mga taxpayer na mandated gumamit ng eFPS ay ang mga TAMP, Top 5,000 Individual, Top 20,000 Corporation, National Government Agencies, at ang mga government leaders. Kung ikaw ay isang qualified taxpayer na mag-enroll sa eFPS account, mangyari na pumunta lamang kung saan ka registered na RDO. Ang dalawang application packages na ito ng BIR ay convenient gamitin. Sapagkat sa pag-file ng iyong BIR returns, maaari na itong mag-compute ng penalty kung ikaw ay beyond due date na sa pag-file, or pwede mo nang i-validate kung may iba pang error sa mga details. For more information and updates, please continue to watch our videos through our social media accounts. Bye, TAXMates!